The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, ikaw ba'y nakakalakad na ng maayos, Brad? Yes, Brad Ted. Maayos na. Okay. Salamat sa mga dasal. Buti naman, morning, thank God. Okay. Oo. Sige. So, Brad, go ahead. Yes, Brad Ted, batiin ko muna aking inaanak si Joy Odulio at si Rosco Odulio. Happy birthday din sa iyong taga-subaybay si Junjun Galang. Yan, asawa ni Trina Galang. Ito po yung ating tema ngayon. Tapusin na natin. Alam niyo ba yung parang feeling na sobrang tagal nung hinihintay mo? Yun, no? Tapos parang wala nangyayari. Alam niyo, minsan ganito rin po si Lord, ano? Pagdating sa mga pangako ng Diyos, na minsan gusto natin madaliin yung timing niya. Ang tagal nating nagdarasal, parang di naman siya nakikinig. Pero sa totoo lang, nakikinig po ang Diyos. Baka iba lang yung timetable niya sa atin. Because God is never late. He's always right on time. Sabi po sa ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganda po ng sinabi, no? Hindi daw po siya nakakalimot. Instead, he's being patient. Kung titinan po natin, his delays are not because he's slow or absent. Hindi po yun ang dahilan. He's giving us time para mo po makapagbalik loob daw sa kanya, para makapag-repent at para mas lumapit pa po sa kanya. Kasi check niyo ito, mga brad, ano? Kunwari, nagdadasal kang lumago negosyo mo. Okay naman yun, magandang dasal yun. Kaso sa isang banda, namumuhay ka naman sa makasalanang pamumuhay. E baka pagka binless ka ni Lord, lalo ka malulong sa kasalanan na kinalulugbukan mo. Saka baka isipin mo, okay naman pala mamuhay ng kasalanan, tinotolerate ni Lord kasi binless pa nga ako, hello. So yung pong sinful lifestyle mo, hindi to tolerate ni Lord yan. So kung nabe-bless ka sa kabila ng sinful lifestyle, hindi si Lord yan, believe me. So nagbibigay po siya ng pagkakataon sa lahat para makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sabi po kanina sa verse. Bakit po? Kasi yung kasalanan ang hadlang upang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Faulty lang ang ating pananaw pagdating sa success. Ah, ang daming pera, binibless ni Lord. Maring hindi. Kasi si Satanas pwede rin mag-bless. Alam niyo po ba yun? Inoferan nga niya si Jesus dun sa temptation sa wilderness. Bibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan, karangyaan, kayamanan sa mundo. Sambahin mo lang ako, sabi ni Satanas kay Jesus. Diba? So, hindi po ngunit nakikita mo yung kapitbahay mo, sobrang marangya, ang dami, despite being illegal, eh binibless ni Lord. Maari pong hindi si Lord nagbibless. Ang susi po para mawala ang kasalanan, ay aminin natin to. Unang-una po, umamin tayo sa ating kasalanan, okay, sa sarili natin, ang mga mali natin gawin, at tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Yung po yung repentance, it's 180 degrees turning away from sin and running towards God. May mga tao po kasi tumalikod lang sa kasalanan, wala namang aspeto ng Diyos. Hindi po yun repentance. Ano lang yun? Natakot ka lang kasi makukulong ka o mahuhuli ka. Pag may God factor at tumakbo ka sa Diyos, yun po yung full circle ng repentance. Alam ko mahirap talikuran ng kasalanan, ngunit may mercy and grace pong ini-extend ang Diyos. Kapag ikay nag-decide, nag-decidido ka talaga, lumayo sa kasalanan, ang mercy and grace ng Diyos po ang gagawa ng the rest. Bayad na po yung utang kasi natin sa Diyos. Binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Trabaho na lang natin is to believe and put our faith in the finished work of Jesus Christ sa cross. So again, huwag kang mag-alala, hindi nag-iipon ng galit ang Diyos. Kaya nga hinihintay lang niya tayong magbago. No condemnation, only compassion. Kalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay patient. Sana nung makasalanan pala kami, kinuha mo na kami. And yet, Lord, inahayaan mo kaming mabuhay sa kabila ng pagtalikod namin sa iyo dahil binibigyan mo kami ng pagkakataong bumalik sa iyo at talikuran na ay mga kasalanan. Kaya Lord, sa mga nakikinig ngayon na pakiwari nila ay tinotolerate mo kanilang sinful lifestyle, you are a holy God. Hindi mo itotolerate ang sinful lifestyle. At gusto mo kami magbago. Kaya nga pinadala mo ang anak mo si Kristo upang tubusin ang aming mga kasalanan. So Lord, tulungan mo kami magbalik loob sa iyo
ang mga binabatikos ni Manong Ted at ni Chacha, mga tao, Lord, na parang araw-araw nakikinig, pero hindi natututo, Lord, yung puwi may puso nilang tumalikod at gawin ang tama para sa bayan. At even, Lord, yung mga simpleng manggagawa, mga tao, Lord, na makasalanan ng pamumuhay, baguhin niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat sa pakikinig po ng napakagandang aral today mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po si Brad. Nawa po ngayon pong weekend na ito sa kanya pong pagmimisyon. Siya po'y makalakad na ng maayos. Keep him always safe, protected, and healthy. Lord, gabayan niyo po si Brad Jeff sa kanyang araw-araw po na paghatid sa amin ng magandang balita. At Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na po sa mga nawawala ng pag-asa at kung minsan po'y nagtatanong kung natutulog ba ang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kahapon yung isa kong kaibigan nagmensahe sa akin, natutulog ba ang Diyos? Sabi ko, kanta yan ni Gary Valenciano. Oo. Kasi nga daw, yun nga, yung sinasabi kanina ni Brad Jeff. So Brad Jeff, salamat na marami. I hope that he's listening para natuto sa iyong napaka-timing na aral sa araw na ito, Brad. Mabuhay ka talaga. Ganda mong lalaki. Talaga, alam mo, Ted. Oo. Alam kong hindi ka marunong magsinungaling. Maraming salamat. True FM tayo dito eh. Oo. Ay, oo naman. True. Maganda rin naman si Cha. Naku, parang napilitan pa si Pastor. Ba't parang napilitan ka, Pastor? Opening pa lang, nagsisinungaling na. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Pastor eh. Sige. Okay, Brad. So mamayang hapon, nandito ka sa ating studio para din sa programa ni Ma'am Cherry, no? Cheryl! Ay, sorry po. Cherry Baile iyon. Oo, Sherry. Ma'am Cheryl Cosim. Cheryl Baile. Oh, hindi, Cosim. Cheryl Cosim, Cheryl Baile. Oo, Cherry Baile, Cheryl Cosim. Magkaiba yun, okay. Baby. Sige, so Brad. Maganda po yung tema mamaya alas 4, Parenting in the Digital Age. Ang guest ko po ay ang asawa ng ating Master Chinky Tan. O po si Novi Antan, siya po yung guest ko mamaya. So, paano bang mag-parent sa manahon ngayon na puro iPad ang hawak ng mga anak nyo? Mamaya po yan, alas 4 po sa Cheryl Cosim po, Facebook at YouTube channels po. Sagot kita, kita-kita tayo. Ted? Okay, so we'll see you on Monday. Have a very productive and safe weekend, Brad Jeff. Thank you. Ito po yung Daily Brad. Enjoy the rest of the weekend. Your daily dose of inspiration. God bless everyone. Thank you, Brad Jeff Eliscopides, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.